Makabayang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao, inihahandog ng kagawaran ng edukasyon sa pangunguna ng ICTS EdTech Unit, itulay online tutorial. Muli ako ang inyong guro makabayan sa wika at panitikan, Tutor Mel. Tayo ngayon ay nasa quarter 2, ikatlong linggo na may paksang, pagsang-ayon at pagsalungat. Isa na namang kapanapanabik at kasiyasiyang pag-aaral ng wika at panitikan. Kamusta kayo mga makabayan kong mag-aaral? Ayan, sige nga, pakipusuan kung kayo'y handa na at nananabik ngayong hapon. Ayan, marami na ako nakikita. Sige nga, tignan natin kung talagang handa na at kayo'y nananabik na matuto ngayong hapon. Huwag nating kalimutang ibahagi ang ating link para mas marami ang maitulay na dunong at talino para sa kanila. Ayoo nga, Tutor Mel, ang dami nang nag-comment ng puso. Ayan. Dahil ako inyong pinusuan at kitang-kita ko'y handang-handa na kayo, pupunta na tayo sa ating segment na Dagling Bati. Ayan, sabi ko ulit ha, ang Dagling Bati ay ginagawa natin upang batiin natin ang ating mga mahal sa buhay, mga kaklaseng hindi na virtual lang natin nakikita, mga guro, at kung sino yung mga nagdiriwang ng kaarawan nyo dyan, maari nating batiin dito sa ating segment na Dagling Bati. Ibig sabihin, panandalian at sandali lamang, hindi masyado mahaba. Okay? Sige, may mga nakita na akong mga pagbati dyan. Sige nga mga makabayan kong mag-aaral, tignan natin. Okay, simulan natin ang pagbati. Ayan, magandang hapon po. Watching from CHS Grade 96A, Guru Makabayan, Cal High Tutor Ranil, and Tutor Mel. Hello sa'yo, Angel Fortes. Magandang hapon po. Andito po si Raven Manuel, watching from Ramon National High School. Hello sa'yo, Angel. Gayun din, hello kay Reynaline Sagario, 8 Galileo, listening and watching from LFG Diamantina National High School, Kabatuan, Isabela. Hello sa'yo, nak. Ayan, madalian lang ha. O, nagsisimula na yung ating oras. Good afternoon po. Watch you from Ramon National High School, Leia De Vera. Hello, Leia. Good afternoon po. Watch you from Ramon National High School, Kurt Ivan Santiago Binoyo. Hello sa'yo. Hello po, Tricia Tuliao. Good afternoon, Grade 8 Nara from Ramon National High School. Hello sa'yo, nak. Ayan, ang aga nila. Grabe ah. Hello sa inyo, makabayang mag-aaral. Ayan. O, ito pa. Kay Catleya Soriano, good afternoon po. Watching from Ingud Ramona Integrated School. Isabela, hello. At may pahabol tayo kay Gian Tejares Gayola, Grade 8 Del Pilar. Hello po sa iyo. Ayan, marami pa tayo rito. Reynaline Sagario, 8 Galileo, listening and watching from LFG Diamantina National High School. Hello sa'yo, makabayang mag-aaral. Aliyah Benyao, good afternoon, Tutor Mel from 94A. Hello sa'yo, nap. Maika Ella Banyola, good afternoon po from Caloocan High School. Hello sa'yo, nap. Catleya Soriano, hi, Tutor Mel. Hello, Catleya. Ayan, meron pa tayo. Good afternoon po, Mia Jilin Kubangbang, Grade 8 Ingud Ramona Integrated School. Hello. Ayan, malapit na matapos ang ating Dagling Bati. Beverly Joyce Lungayan, nagpuso na si Beverly. Pagbati po, Tutor Mel, mula sa Caloocan High School, galing kay Marian Baldres. Hello sa'yo, Marian. Angel Fortes, ayan, magandang hapon po. Watch you from CHS.
Gayun din kay John Benedict Dihamco. Hello sa iyo, nak. Pagbati rin kay Jalen Rose De Guzman from Santa Lucia National High School, SDO Bulacan. Hello sa iyo, Jalen. Good afternoon po. Pagbati po sa lahat ng mag-aaral na naririto at kay Tutor Ronel galing kay Basalel Jairo Katiis. Hello. At kay Maria Cristina Caluminos. Good afternoon po. Watching from Ramon National High School. Hello sa iyo. Gayun din andiyan din si marami pa, grabe. Okay, malapit na matapos ang ating dagling bati, pero huwag mag-alala dahil ito'y masusundan pa sa susunod na Miyerkules session natin. Okay? Ayan, maraming salamat dahil mainit yung tinatanggap ang ating makabayang hapon ngayon. At alam ko namang marami kayong matutunan ngayon. Sige, anong inaasahan natin sa mga makabayang nating mag-aaral? Una, na ipapakita ang kasanayan sa pagsulat ng isang tiyak na uri ng paglalahad na may pagsang-ayon at pagsalungat. So, aalamin natin yan. Ikalawa, nagagamit ang mga hudyat ng pagsang-ayon at pagsalungat sa pagpapahayag ng opinyon. So bago natin 'yan atalakayin at alam ko naman na kayo'y handang-handa na, magkakaroon tayo ng balik-aral. Yung nagdaang linggo, aalamin natin kung ito ba ay tumimo sa inyong mga isipan. Pero dahil diyan, dahil sabi nga natin ang ikalawang markahan ay level up ang itulay, ngayon sa atin din sa Filipino 8, level up din tayo sa balik-aral. Gagamit tayo ng tinatawag nating balik-alaala. Ano kaya yung balik-alaala? Okay, aalamin natin yan. Magbigay ng dalawang pares na bilang na may kaugnayan sa bawat isa. Naalala niyo pa ba yung ating tinalakay yung nakaraang linggo? Ayan, alam ko namang naalala niyo. Sige nga, kung naalala niyo, bigyan niyo ako ng puso. Ayan. Mamaya ulit tayo babati ha para magtuloy-tuloy yung ating pagtalakay. Okay, sige nga, bigyan ako ng puso kung kayo ay naalala nyo pa bago tayo magbalik-alala. Sige nga. Ayan, may mga nagpuso na. Okay, pakikilala natin kasi bago ito kaya kailangan nyo makita. Ayan, nakikita nyo ba? Ayan ay mga piling salita na may kaugnayan sa bawat isa. Okay? May kapareha sila. Kung kayo ay naglalaro ng memory game o mga larawan na ipapakita din matapos ang ilang segundo ay itatakip muli, ay maaari nyong balikan yan. O ang tinatawag sa Tagalog, ito ay balik-alaala. Okay? So babasahin ko para lalong tumimo sa inyong isipan. Balagtas, Lakambini, Crisotan, Balagtasan, Juan Crisostomo Soto, Francisco Balagtas, Lakandiwa, Pedro Bucaneg, Bucanegan, Debate. So ito yung mga salita na pinag-aralan natin noong nakaraang linggo. Ang gagawin ni Tutor Mel, tatakpan natin yan bilang isang bilang. Ayan. Yun, bibigyan ko kayo ng ilang segundo kung talagang nakita ninyo, nakatuto kayo sa ating itulay. Huwag kalimutan, pwede kayong mag-selfie, ha? Ha? Pag-selfie kayo, tapos send nyo sa akin sa Tutor Mel. Hanapin nyo lang yung aking FB account na ang pangalan ay Tutor Mel. Ayan. Pwede nyo sa akin isend doon, then i-upload natin sa ating DepEd itulay. Okay? So, dyan pa lang, makikita nyo na kung naalala nyo ba muli. Tutor Mel, baka pwedeng ipakita po ulit. Sige nga. O, sandali lang. Gusto nyo makita ulit? Okay, sige. Ayan. Mga, tignan nyo lang kung ano yung magkakaano dyan. Magkaugnay na salita. Meron dyan eh. May dalawang salita na magkaugnay. So, pwede nyong ibigay sa akin yan mamaya. Okay na? O, sige na. Takpan na natin muli. Total, kayo pa, mga magagaling kayo, mga makabayang mag-aaral. So, imposible hindi nyo mahulaan yan. Okay? Handa na po. So, ano pong gagawin? Magbibigay kayo ng numero
o ng bilang sa ating chat box at titignan ni Tutor Mel kung tama yung nabigay nyo sa aking bilang at kung sila ay may kaugnayan. Okay? O, sige na, simulan na natin. Ayan, handang-handa na kayo. Ayan, may nagbigay na agad. Grabe, agad-agad. Okay, sige, tignan natin ha. Sige nga, sinong unang nagbigay? Andito si Eliza Flores, 7 at 2, Tutor Mel. O sige nga, tignan nga natin kung anong nakalagay na salita sa 2 at 7. O 2 at 7. Lakambini, Lakandiwa. Tama, di ba? Okay, magkaugnay sila. Lakambini at Lakandiwa. Mahusay. Bigyan natin ng makabayan clap si Angel. Okay? Sumunod, eto may nakita ako, kay Alexi Johan Apuan. Ang sagot ko po, Tutor Mel, ay 4 at 10. Tingnan nga natin kung tama ang alaala ni, kung tama ang alaala ni Alexi. Balagtasan, debate, oo nga no. Tama, tumpak, di ba? Balagtasan noon, nasaan yung patula, at ngayon ay debate o pagtatalo. Mahusay, Alexi. Meron pa? Marami rin nakakuha ng tamang sagot, ha? Okay? Si Nadine Domingo Manabat, Ma'am, 1 and 4 ang kanyang binigay. Naibigay na yun, Nadine. Meron pa po ba? Tingnan natin yung sagot nila. Ah, si Chloe Biernes, 1 and 10. Oh, nak na, ibigay na. Meron ng 10. Okay, hula pa kayo. May, pwede pa kayo magbigay ng iba pang numero. Ayan, may 1, 3, 5, 6, 8, 9 pa tayo. Sige nga. Tignan ko nga, 7 at 2 na ibigay na po. 6 at 1. May nakita ako. 6 at 1. Sino yun? Si Basalel Katiis. Sabi niya, Francisco Baltasar. Kilala o nakilala bilang balagtas o tinatawag nating ama ng balagtasan. Mahusay, Jairo. Meron kang makabayan club. Okay, o 2 na lang mga makabayo kong mag-aral. 2 na lang na numero hinihintay natin. Meron tayong 3, 5, 8 Siyam. O, sige, ano pa? Ayan, ang dami nagbibigay. Meron ng 1 and 4. 8 and 9. Sino kaya sumagot ng 8 and 9? Si John Benedict Dihamco. Tingnan nga natin sagot ni John. 8, Pedro Bucaneg. At 9, Bucanegan. Mahusay, John. Makabayang clap sa'yo. At ang huli, ayan, may nakita ako sumagot. Catlea Soriano, 3 at 5. O, 3 at 5. Crisotan na nakilala bilang si Juan Crisostomo Soto. Mahusay ha, ibig sabihin ay naalala nyo o nabalik-alaala nyo yung ating napag-aralan nung nagdaang linggo. Bibigyan ko kayo ng mahusay dyan na clap at syempre papuso na din dahil binigyan nyo ako ng opa. Okay? At ngayon, syempre, hindi rin mawawala ang ating wika rambulan. Nananabik na ba kayo sa ating wika rambulan? Medyo may twist tayo ngayon ha, kasi para hindi kayo mahirapang buuin yung nakagulong letra. Okay? Sige nga, kung kayo'y sabik na at nananabik sa ating wika rambulan, maaari bang bigyan nyo ako ng puso? Puso muli. Puso. Okay, yan. Yan si Beverly. Yes po, bibigyan kita, Tutor Mel. Salamat naman. Okay, dahil marami kang puso na ibinibigay sa akin. Okay, panuto, basahin natin ang wika rambulan. Buuin ang ginulong letra batay sa kabuuan ng pahayag sa itaas. So, ibig sabihin, bago mabuo yung letra na ginulo, meron muna tayong babasahing pahayag sa itaas. Okay? Malinaw po? Ayan, naintindihan. O, sige, unang bilang. Blanca, ang kabataan ngayon ay higit na mulat sa nangyayari sa paligid. Ano kaya itong ginulong letra sa ating wika rambulan? Muli, Blanca, ang mga kabataan ngayon ay higit na mulat sa mga nangyayari sa kapaligiran.
Ayan, may nakita na akong tamang sagot. At ang tamang sumagot ay si... Ang dami nila. Alison Kate Banyes, Maika Banyanola, Alexi Apuan, Julia De Vera, Beverly Lingayan. Ang sagot nila ay tama. Okay, ang galing naman. Tama, mahusay. At ang sumunod, bilang dalawa, maaring mas malaya nga sila ngayon, makikita sa kanilang mga kilos, ang pag-unawa sa responsibilidad nila sa pamayanan. Ano kaya yan? Sige nga, hulaan nyo nga. May mga nakakuha rin ng tamang sagot. Si Nadine, Beverly, Kurt, Ivan, and Katleya. Tama ang sagot nila. Okay, sa ikalawang bilang. Ayan, may sumagot na. Katleya Soriano, Beverly Joyce Lungayan, Alison Kate Banyes, Benice Beruso, Basalel, at ang sagot nila ay subalit. Buuin nga natin ang pahayag. Maaring mas malaya nga sila ngayon, subalit makikita sa kanilang mga kilos ang pag-unawa sa responsibilidad nila sa pamayanan. Mahusay! Okay, makabayang clap naman dyan. At ikatlong bilang, Blank Binoong Pangulo, panig ako sa inyong palapalagay tungkol sa mga kabataan. Ano kaya ito? Sige nga. Oy, may pagbati muli tayo kay Diane Roldan. Good afternoon po, watching from Ramon National High School Grade 8 Mahogany. Hello sa'yo, Diane. Ayan, sumagot na sila. Canabiso, Kurt Ivan, Alison Banyes, Raven Manuel, Aaron Nilo. Ang sagot niya ay opo. Ayan, opo, Ginoong Pangulo. Panig ako sa inyong palapalagay tungkol sa mga kabataan. Ika-apat na bilang, Blank, maraming dinaranas na pagsubok ang bayan. Lagi silang umaagapay sa sinumang nangangailangan. Ano kaya yan? Sige nga, ano kaya ang inyong maibibigay dyan na sagot? Medyo ginulo natin ng konti, pinakonfuse natin. Okay? Naku, may nakita na akong mga tamang sagot. Ayan, meron na. Ayan, unang-una si Kerobin Gabriel Villamor. Hello sa'yo, Kerobin. Hannah Santos, Katleya Soriano, Canabiso, Beverly Lungayan. At ang sagot nila ay bagamat maraming dinaranas na pagsubok ang bayan, lagi silang umaagapay sa sinumang nangangailangan. At ikalima, Blank nga, tunay nilang isakripisyo ang pansariling kaginhawaan para lamang makatulong. Sige nga, buuin nga natin ang pahayag mula sa wika rambulang ginulo natin dyan. Ano kaya ang maaring sagot? Ayan. Meron kaya? Ayun, may nakita na ako. Oh. Ang sabi niya, oh, si Kurt Ivan Binoya, Bino, tsaka si Kerubin Villamor, at si Angel Portes, ang sagot nila ay tunay. Ayun nga, oo nga, no. Oh, tunay nga, handa nilang isakripisyo ang pansariling kaginhawan para lamang makatulong. Mahusay! Bigyan natin ng makabayang clap yan. Ang gagaling ninyo. At dahil dyan, ibigyan ko kayo syempre ng tala. And ayokong kumanta, medyo pausa ko. Tala, tala. Ayan. Dahil kayo'y mahuhusay at nagniningning sa dunong ngayong makabayang hapon. Okay? Ngayon alamin natin, ano bang nakikita nyo sa larawan? Ano kaya yung larawan na yan? Ano kaya ang simbolo ng larawan na yan? Pwede natin itong gawing usapin o paksa. Sige nga, sino ang nais magbahagi? Ano kaya ang nakikita niya sa kanyang screen? O mula sa larawan na yan, ano kaya ang sinisimbolize niyan? Award. Okay, saan kaya nakakakuha ng award? O yung tinatawag na gantimpala? O karangalan? Saan kaya tayo nakakukuha niyan?
nakikita lang ba natin yan? Nabibili lang ba natin yan? Di ba pinaghihirapan natin yan? Ayan, tagumpay, kerubin, medalya, okay? Panalo, na maaaring masukat ang ating talas ng isipan o simple sinasabi natin siyang talino, di ba? Sumunod, meron naman isa pang larawan. Tingnan nyo nga kung ano yung nasa larawan na yan. Sa mga paaralan, ma'am, tagumpay, okay? Talento, pwedeng talino, pwedeng talento. Pero magko-concentrate tayo doon sa talino. O yung pangalawang larawan, ano inyong nakikita? Ano inyong masasabi sa ating pangalawang larawan? Okay, kayamanan. So dito sa unang larawan, tinatawag natin siyang talino. Talino na kung saan nagsisikap tayo sa eskwela, sa ating talento, pinamamalas natin yung ating mga kasanayan na ibinabahagi ng ating mga sa atin upang mapagtagumpayan natin at makamit natin ang ating pangarap. Andiyan yung sipag. Yung ikatlawang larawan naman ay yaman. Okay, nakikita natin ang yaman o kaginhawaan sa buhay o yung literal na salapi, di ba? Gintong salapi, kayamanan. Ngayong klase, may tanong ako sa inyo. Ano ang nais niyong piliin? Talino na meron kayo o yaman? Sige nga, kung sino ang sumagot ng talino, maglagay ng okay, like. Kung sino naman ang gusto ng yaman, maglagay ng, ano pwede natin ipalagay? Siguro, anong tawag doon? Peace. Ayan. Yung isa, yung yaman, peace. Yung talino, like. Sige nga, tignan ko nga kung anong ilalagay nyo. Ay, yung iba, sagsagot na, ma'am, ako talino po. Ayan, ayon kay Alexa. Ayon kay Alexandra Valderrama, ako po talino, ma'am. Christopher Respicio, talino rin po ako. Kay Aaron Ace Milo, talino din po. Kay Nadine Domingo Manabat, talino rin po. Aba, ayaw nila ng kayamanan. Ayaw nyo ng yaman. Siguro mga mayayaman na kayo. Kasi ayaw nyo ng yaman. Okay, sige. Dahil dyan, aalamin natin ang isang pangangatuwiran o papahayag ng kanyang opinion patungkol sa dalawang paksang pinag-uusapan natin. Okay? Ito muna, mauna muna yung talino. Babasahin ni Tutor Mel, ha? Titingnan natin kung tama, hindi naman sa tama, kung maayos ba o angkop ba ang kanyang pagbuo ng opinion. Talino. Ako'y naniniwalang talino ang mas mahalaga. Talino ang pamanang kahit kailan hindi mananakaw ng iba. Ang yaman ay makakamit kung matalino kang talaga. Ngunit hindi mo makukuha ang talino kahit marami kang pera. Marami diyang naghihirap na mayaman. Dahil saan? Sa kawalan ng karunungan. Ginagawang lahat, bawat maibigan, nilulustay ang pera sa walang kabuluhan. So yun yung kanyang opinion sa salitang talino o sa pinili niyang larawan na talino. Tumungo naman tayo sa yaman. Tila yata hindi mo naiintindihan. Ang may pera ang siyang laging pinapanigan. Lahat ng kanyang sabihin pinaniniwalaan. At pagdating sa kaibigan ay hindi siya nawawalan. Pag marami kang pera o ikaw ay mayaman, marami ring masarap ang iyong matitikman. Mabibilang lahat, bawat magustuhan, bahay, kotse, iba pang karangyaan. So yun yung kanilang opinion sa dalawang paksang pinag-uusapan. Doon nakakita na ako sa inyo kanina kung bakit talino at yaman ang pinili ng ilan. Ito ay masusukat natin kung hanggang saan ang maayos na pangangatwiran na ibinabahagi ng bawat isang panig. Ayan, dahil dyan, nakinig kayo ng husto, pupusuan ko rin kayo. Siyempre, hindi lang kayo magbibigay ng puso. Siyempre, ako din. Okay, aalamin natin kung bakit nagkaroon ng ganong uri ng pagtatalo. Bakit sinasabi na mayaman o sinasabing yaman at talino ang nais nila? So dito, magkakaroon tayo ng titimbangin natin kung ano ba dapat ang mga ginagamit na pananalita upang ang iyong pagsang-ayon o pagsalungat sa isang paksang pinag-uusapan ay
maging makabuluhan at mapayapa. Sa pagsasalita, ang galaw ng katawan gaya ng pagtango at pag-iling ay nagsisilbing hudyat sa pagsang-ayon o pagsalungat. Nagsisilbing hudyat din ang tono, himig at diin ng pagsasalita na maaaring gamitan ng mababa o mataas na boses batay sa paraan ng pagpapahayag. So napakalaki pa lang ano noon, hindi lang pala ay sabihin ko yung ano ko, yung katwiran ko o yung opinion ko, hindi lang pala ganun yun. Meron tayong batayan para masabi na ikaw'y sumasalungat nang hindi mo nasisira o nasasaktan ng kanyang kalooban at ikaw ay sumasang-ayon nang hayagan mo itong ipinauunawa sa kanya. Sinasabi rin dito klase na ang layunin ng isang ay ihikayatin ang mga tagapakinig na tanggapin ang kawastuhan ng kanilang paniniwala sa pamamagitan ng tuwirang pagpapahayag. Ang pangangatwira na isang pahayag na nagbibigay ng sapat na katibayan upang maging kapanipaniwala o katanggap-tanggap ng sinuman. Bahagi na ng araw-araw na pakikipag-ugnayan ng tao ang pagsang-ayon at pagsalungat sa mga paksang pinag-uusapan. Hindi lahat ng detalye o mensahe ng pahayag ng kausap ay sinasang-ayunan o tinututulan. Sa pagkasaad ng pagsang-ayon at pagsalungat ay mahalagang maunawaan ng lubos ang pahayag. So ibig sabihin klase, hindi ka lang basta nagpapahayag ng sarili mong opinyon. Kailangan ay makapagbigay ka rin ng katuwiran at mapagpatibay mo ito sa ginagawa mong pagsang-ayon at pagsalungat. So doon papasok yung ating paksang, pagsang-ayon at pagsalungat. Nakita niyo naman yung palitan nila ng kanilang uro-uro, di ba? Ngunit hindi naman nila ipinakita na sila'y galit sa bawat isa. Wala rin silang ginamit na salitang maaaring makasakit ng kanilang damdamin. Lagi natin isa puso yun na kapag tayo ay nagbibigay ng katwiran, siguraduhin na maibibigay natin ito base sa katibayang meron tayo. Okay, so alamin natin kung ano nga ba ang pagsang-ayon. Ayan, sila sabi rin dito na ang paglalahad ng sariling pananaw at opinyon sa anyong pasulat, mahalagang malaman ng mga salitang magbibigay ng hudyat sa iyong pagsang-ayon o sa iyong pagsalungat sa puntong iyong nabasa o napakinggan. So, kanina, mahalaga sa anyong pasulat na gagamit tayo ng mga hudyat upang tayo ay mailabas natin ang ating katwiran kung tayo ay sang-ayon o salungat sa ating napakinggang paksa. So, tumungo muna tayo sa salitang sumasang-ayon. Naguhudyat ito ng pagpayag o pagpanig sa isang pananaw o punto. Karaniwang ginagamitan ang mga salitang oo, opo, tunay, talaga, tama, at iba pang kauri nito. So kapag tayo pala klase ay sumasang-ayon sa isang usapin, kailangan at malimit natin dapat gamitin ang mga ganitong hudyat. Oo, sang-ayon ako, opo, totoo, tunay, talaga, tama. So meron tayo ritong halimbawa, ayan. Ang una nating halimbawa, totoo ngang nakakabahala o nakababahala ang COVID-19. So makikita mo dyan na ikaw ay sang-ayon na ito'y nakababahala dahil gumamit ka ng hudyat ng pagsang-ayon. Naintindihan? Gayun din sa ikalawang bilang, tunay nga na ba mapagmalasakit ang mga Pilipino? Pwede naman nating sabihin, mapagmalasakit ang mga Pilipino pero parang hindi ako kumbinsido. Di ba? Kasi wala sa iyo yung hudyat na ikaw ay sumasang-ayon. So dapat 'yon ipinakikita mo din kapag ikaw ay nagbabahagi ng iyong opinyon o pangangatwiran. Tunay nga na mapagmalaki o mapagmalasakit ang mga Pilipino. Ikatlo, tama lamang na huwag lumabas ng bahay sa panahong ngayong may pandemya. Okay? Tama lamang na huwag lumabas ng bahay sa panahon ngayong may pandemya. So ito yung mga kalimitang salita na ginagamit natin kapag tayo ay nagbibigay ng ating pagsang-ayon sa isang paksa o isang usapin. Meron din naman tayong mga salitang ginagamit kapag sumasalungat tayo. Ito yung naguhudyat ng hindi pagpanig o hindi pagsang-ayon. Nagpapakita rin ito kung paano magkakaiba ang dalawang ideya. Karaniwang ginagamit ang mga salitang tulad ng
ngunit, dadapuat, subalit, bagamat, hindi, at iba pang kauri nito. So para sa ating halimbawa, ayan, hindi ako naniniwala na maraming gustong maging mayaman pero walang ginagawa. Diba? Andiyan, napaka masinasabi natin na yung kanyang paninindigan at yung kanyang paniniwala ay matibay dahil may salitang hindi. Ibig sabihin, yung kanyang pagtutol o yung kanyang hindi pagsang-ayon ay makikita mo sa kanyang pagpapahayag. Sumunod, mali ang ginawa mong panghusga sa kapwa. So doon pa lang, malalaman mo na na hindi tama ang ginawa mong panghusga dahil may salitang mali. Diba? Doon pa lang, makukonvince na ka na o kumbinsido ka na na ito'y hindi sumasang-ayon sa iyong ginawa. At ikatlo, ngunit hindi dahilan na mahalin ka niya ng walang paninindigan. Ayan, usapin pag-ibig, di ba? Maraming ganyan. Maraming hindi pumapanig o sa walang paninindigang pag-ibig. Natural, lahat tayo gusto natin ng tayo ay pinaninindigan sa ngalan ng pag-ibig, di ba? Naunawaan nyo yung pagsalungat at saka yung pagsang-ayon na gumagamit ng hudyat. Sige nga, kung naintindihan nyo at naunawaan nyo, bigyan nyo nga ako ng puso. Ayan, meron namang hugot si Chloe Viernes. Hindi naniniwala, bali, ngunit hindi. Ah, okay, meron siyang mga ilang mga hudyat na ipinakita. Ayan. Mahusay. Ah, sa tingin ko, mukhang naunawaan nyo at naintindihan. Sige, tutungo na tayo sa ating gawain. Ayan. Gawain bilang dalawa. Susuriin ninyo ang pagsang-ayon o pagsalungat. Ayan, suriin ang pahayag sa bawat bilang lagyan ng check kung ang pahayag ay nagsasaad ng pagsang-ayon at X naman kung ito ay pagsalungat. So, naintindihan ang gagawin. Ito ay check kung kayo'y sang-ayon at X naman kung nagpapahayag ito ng hindi, ng pagsalungat o hindi sang-ayon. Unang bilang, ayan. Lubos akong nananalig sa sinabi mong ligtas tayo rito. Sige nga, ano yan? Sang-ayon ba yan o pagsalungat? Ayan, mula kay Nadine Domingo Manabat, naunawaan po, tutor. Ayan. Ayan, sumagot na si Beverly Joyce Lungayan. Check po, tutor men. Sige nga, tingnan nga natin kung check. Tama rin ang sagot ni Basalel, Katiis, Aliyah Bueniaw, Kerobin Gabriel, Katleya Soriano, Abigail Nerberte, at si Raven Manuel. Sige nga, uy, oo nga. Check nga, o, diba? Lubos akong nananalig sa sinabi mong ligtas tayo rito. Diba? Tama. Yun ang ginamit niya, lubos. Okay? Sumunod, hindi ko gusto ang iyong pananalita. Ano yan? Yung ba ay nagpakita ng pagsang-ayon? Check. O X sa pagsalungat? Ayan, sumagot na si John Benedict de Hamco, Chloe Viernes, Kerubin Villamor, Princess Diane Garcia, Jan De Hamco, Aliyah Yao, Kerubin, Julia De Vera. Okay, yung ex daw ni Ramon National High School. Ayan, nilagay pa niya kanyang eskwelahan. Okay, ex, di ba? Hindi ko gusto ang iyong pananalita mula sa salitang hindi. So, ibig sabihin, ikaw ay sumasalungat sa kanyang pananalita. Ikatlong bilang, ayaw kong sumama sa inyong paglalakbay. Sige nga, tignan ko nga. Ayaw kong sumama sa inyong paglalakbay. Okay, nakita ko ang sagot ni Balderrama, ni Canabiso, ni Ace Milo, Kerubin Villamor. Ang sagot nila ay X. Yan ay pasalungat o pagsalungat. Diba? Ayaw kong sumama sa inyong paglalakbay. Ang kanyang hudyat na ginamit ay ayaw. Ikaapat, tunay ngang hangad, hanggat may buhay, may pag-asa. Sige nga, yan nga. May pagbati tayo kay Francine Jeronimo Reyes. Good afternoon po. I'm Francine Reyes from
Partida National High School, Acacia San Miguel, Bulacan. Hello sa iyo, Francine. Nakarating ka sa amin. Sana ay palawakin mo pa at i-spread mo ang ating link. Ibahagi mo ang ating link upang mas marami kayong makatutok sa ating itulay. Ayan. Sumagot na si Julia De Vera, Nadine Manabat, Alexandra Balderrama, at si Francine Reyes. Ang sagot nila, Tutor Mel, ay ano kayang kasagutan nila? Ito raw ay check. Okay. Tunay nga hanggat may buhay, may pag-asa. At ikalima, kaisa ako sa inyong adhikain. O, sige nga, tingnan natin. Ikalimang bilang. Ayan, sumagot na si Altea Ferrer, Anne Wendy Yao, Nadine Manabat, Hannah Santos, Katleya Soriano, Chloe Viernes, Abigail Nerberte. Ang sagot naman nila ay check pa rin, kaisa ako sa inyong hatikain. Ibig sabihin, siya ay sumasang ayaw. Mahuhusay naman. Meron kayo makabayang clap. Siyempre, makabayang clap natin yung paikot. Yan. Ang galing. Dahil naunawaan yung ating aralin ngayong araw. Pero bukod dyan, meron pa tayong ikatlong gawain. Siyempre, nais kong matuto talaga kayo ng husto. Diba? Gusto niyo pa ba na ikatlong gawain? Oo, yan. O, sige. Dahil dyan, ayan, meron pa tayong ikatlong gawain. Isulat ang letra ng pinakaakmang gamiting hudyat na sumasang-ayon o sumasalungat. Diba? Mas maganda kasi klase na maging mapag-aralan natin siya ng husto at magkaroon tayo ng pag-e-ensayo dyan sa paksa na yan. Kasi pwede nyo yan magamit sa inyong pag-aaral, lalo na kayo ay grade 8, di ba? Maraming ganyan. Kaya kahit sa mga hindi lang sa paaralan, kahit sa mga sibling usapin, maaari nyong magamit ang ating natutunan ngayong araw. Okay, handa na kayo sa ikatlong gawain? Isulat ang letra ng pinakaakmang gamiting hudyat na sumasang-ayon o sumasalungat. Opo, ayan. Sige nga, simulan na natin kasi mukhang handa na si Kerubin. Wala nang pagbabago. Black, mayroon pa rin pag-asa. Sige nga, tingnan ko nga anong sagot niyo. A, B, or C? Wala nang pagbabago. Black, mayroon pa rin pag-asa. Nauna si Basalel Jairo Katiis. B, subalit po. Ang husay naman, nakabayang clap kay Jairo. At saka kay Beverly Lungayan, John Benedict de Hamco, Katleya Soriano, Altea May Ferrer, Abigail Nerberte, Chloe Viernes, Raven Manuel, at ang dami nilang nakakuha na tamang sagot. Mukhang minamanin nyo na lang to, ha? Okay, ikalawang bilang. Mawala man ang lahat, blank, na ikay mananatili. Yan, ano kaya yan? Mawala man ang lahat, blank, na ikay mananatili. Ano kaya ang pwede nating pagsang-ayon o pagsalungat na pwedeng gamitin dyan? Sige nga, ikalawang bilang. Ayun, may sumagot na. May nakita na akong tamang sagot. At ang tamang sagot ayon kay JBS Coropasyon, Pechon, at saka kay, sino to? Kay Chloe De Vera, Kerubin, Andy, Anne Wendy Yao, Viernes from Ramona National High School. Ang sagot niya ay B, nananalig ako na ikay mananatili. Diba? Ang laki ng pag-asa niya kapag siya'y nagmamahal. Ayan. Mawala man ang lahat, nananalig ako na ikay mananatili. Diba? Gusto niyo ba yung ganong pahayag? Ano man ang mangyari, nananalig ako na kayo'y mananatili. Diba? Ang ganda pakinggan. Okay, ikatlong bilang. Ayan. Matalino na turingan, blank, tamad naman. Ayan, very obvious ang sagot. Sige nga, tingnan ko nga, paunahan nga. Sana all, may nagsabing sana all. Aaron, oo nga, no, diba sana all? Masarap pa rin sa pakiramdam yon. Kaya dapat,
maging ano tayo. Ayan. Sumagot na si Basalel Jairo Katiis at ang sagot niya ay si ngunit tamad naman. Maraming ganyan ngayon, no? Matalino na turingan, ngunit tamad naman. So, pinakihiwatig dyan yung pagsalungat pa rin. Diba? Matalino nga siya, ngunit tamad naman. Ano ang pwede mong sabihin doon? Sumang-ayon siya na matalino, pero tamad. Diba? Ika-apat, ayon sa akin napakinggan, blank, sa iyong sinabi. Ayan, ano kaya ang maaaring maging sagot niyo dyan? Ayon sa aking napakinggan, blank sa iyong sinabi. Ayan, may pagbati tayo. Nandito ang ating program head, si Tutor Ronel. Mabuhay po kayo. Ayan, hello po Tutor Ronel. Maraming salamat sa iyong pag bisita sa amin. Upusuan niyo naman si Tutor Ronel. Alam ko nami-miss niyo na si Tutor Ronel, ang isa nating makabayang guru din, 'di ba? Ayan. Ayan, nagpuso din si Tutor Ronel. Ayan, nami-miss ka na po ng ating mga makabayang mag-aaral. Hello po, marami pong salamat. At ang sagot sa ika-apat na bilang ay, ayan, nakakita na ako ng tamang sagot. Tutor Mel, C ang tamang sagot. Ayan, sang-ayon ako. Ayon sa aking napakinggan, sang-ayon ako sa iyong sinabi. At ikalimang bilang, ayan, may pagbati. Hello po, Tutor Ronel. Ayan, hello daw po, Tutor Ronel. Nanonood sa atin si Tutor Ronel at kasama natin siya dito. Okay, ikalimang bilang, hanggat may buhay, blank na may pag-asa. Ano kaya ang pwede nating ilagay dyan na pagsang-ayon at pagsalungat? Ayun, sumagot kagad si Jan Benedict Dehamco. A po, ayan, tunay. Hanggat may buhay, tunay na may pag-asa. Ang gagaling naman ng mga makabayang mag-aaral natin. Naunawaan niyo ba ang ating aralin? Natuto kayo ng husto? Ayan, kung talaga natuto ng husto, bigyan nga ako ng puso dyan. Dahil pupunta na tayo sa ating Bakit Mahalaga? Ayan. Bakit mahalaga? Sa paglalahad ng iyong sariling katwiran, ang mga hudyat ay huwag kalimutan. Sa mga usaping ikaw ay sang-ayon, panatilihing magandang relasyon. Gayun din sa mga paksang may revelasyon, maging maingat sa pagsalungat na iyong tugon upang ang paglalabas ng iyong opinyon ay maging lakas at sandigan ng iyong payapang kalooban. Naintindihan? Maraming salamat. Alam kong naunawaan nyo at naintindihan nyo. At dahil kayo'y inananabik na naman sa ating pagtalakay ngayon, pinaalala ko puli o muli kong ibinibigay ang ating pagbati sa ating program head na si Tutor Ronel. Andito po siya ngayon. Pinapaalala po natin, paalala po sa lahat ng grade 8 sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, ang ating pong Tutor Ronel ay makikita na rin sa ating TV, Itulay TV. Kaya po abangan niyo po yan ha, tuwing Biyernes ng tanghali. Saluhan niyo siya sa pananghalian upang kayo ay matuto habang may malusog na kinakain para sa katawan. Malusog din ang isip, di ba? Sabi nga natin. Kaya sumasamahan natin si Tutor Ronel tuwing Biyernes ng tanghali. Ayan, siya ang ilalagay sa ating Itulay TV, IBC 13. Muli akong inyong gurong makabayan sa wika at panitikan. Tutor Mel, na lagi nagsasabi ang mabuting halimbawa ay higit na mabisa kaysa salitang dakila. Paalam! Andito ang inyong komento. Suhesyon ay mahalaga sa amin. Maaari nyong i-scan ang aming QR code upang mabatid namin na ang inyong mga suhesyon at komento. Sa muling pagkikita, paalam! Bye-bye!